Lusot na sa kamera ang panukalang nagsusulong na gawing legal ang paggamit ng medical cannabis sa bansa. Kapag naisa batas na, hindi basta-basta makakagamit ng marijuana dahil may panuntunan para rito. Si Mel Alesmora sa detalye. With 177 members voting in the affirmative, 9 in the negative, and 9 abstentions, House Bill number 10439, an act providing the right of access to medical cannabis, establishing the medical cannabis office and providing funds, therefore, is hereby approved on third and final reading. Lusot na sa Kamara ang Medical Cannabis Bill. Ito'y matapos paboran ng nasa 177 na mambabatas. Sa ilalim ng Panukalang Access to Medical Cannabis Act, papayagang gumamit ang mga kwalipigadong pasyente ng cannabis o marijuana, pero para lang ito sa medical use at may mga patakaran na dapat sundin sa paggamit nito. Kapag naisabatas, itatayo rin ang Medical Cannabis Office na siyang magsisilbing primary regulatory body para sa medical cannabis. Lubos ang pasalamat ng main author nito na si House Deputy Speaker Antonio Albano sa suporta ng kanyang mga kasamahan sa panukala. Naniniwala si Albano na marami itong matutulungan at magsisilbing game changer sa sektor ng kalusugan. This has been in the making for four Congresses, and it was previously passed in the 16th Congress, if I'm not mistaken, and now it is passed here on the 19th Congress, and we would like to appeal to our colleagues on the Senate to hopefully expedite and pass this, and for the President to approve this into law so that we can provide medical access to all those people who are in need of the medicines that are given for our patients and for the Republic of the Philippines. Bukod naman dito, aprobado na rin ng Kamara ang House Bill number 10424 o Motorcycles for Hire Act. Sa ilalim nito, pormal nang kikilalanin ang motorsiklo sa bansa bilang pampublikong transportasyon ng mga pasahero. Kikilalanin din itong carrier ng mga kagamitan kabilang na ang parcel and mail delivery. Dahil dito, pormal nang mapapangasiwaan ng pamahalaan ang operasyon ng mga motorsiklo sa bansa. Sa ngayon kasi, wala pang batas ukol dito at tanging pilot study lang ang umiiral para sa sektor na ito. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pinahalagahan ng Kamara ang motorcycles for hire hindi lang para sa transportasyon, kundi bilang epektibong kabuhayan para sa maraming Pilipino. Kaya naman, talagang binigyang prioridad nila ang panukalang ito. Kasabay niyan, iba pang proposal ang inaprubahan ng Kamara, kabilang na ang panukalang mapalakas pa ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management System. Kaugnay nito, sa hiwalay na resolusyon na inihain ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at tatlong iba pang mambabatas, tuwing may sakuna, isinusulong nila na makapaghatid din ang Department of Health ng libreng leptospirosis treatment at anti-tetanus shot. It is essential that we act on this matter not only out of compassion but also out of sense of justice. No one should have to struggle with life-threatening diseases simply because they're already suffering from the effects of a disaster. Our resolution is a step towards addressing this inequity and ensuring that our disaster response framework is comprehensive and effective. Mel Alesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.